Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon. Tayo'y nasa number 91 video na. Dito pa rin sa topic ng extensor expansion. Ang question na gusto nating masagot ngayon ay yung ating extensor digitorum muscle at yung tendons niya ay attached dito sa dorsal surface ng ating mga kamay. Itong red clay, ang ating extensor digitorum tendon, is a powerful extensor of our MCP joint. Pero pwede na rin dito sa ating interphalangeal joints, pero medyo ineffective siya dito. At bakit? Yung sagot doon ay dahil meron tayong flexor muscles sa anterior side ng ating kamay. Ito yung ating tendons ng ating flexor muscles. At ano yung ating flexor muscles? Flexor digitorum superficialis. Superficial kasi siya, mas mababaw. At saka flexor digitorum profundus. So, these two flexors are powerful flexors of the proximal, proximal and distal interphalangeal joints. And the extensor digitorum muscle does not have mechanical advantage para ma-overcome niya yung actions ng dalawang flexors na ito. Kaya naman, pag makikita nyo sa isang normal hand at rest, normally naka-flex lang siya. Hindi tayo naka-rest na nagpapatigas tayo na ganun pag tulog o kaya kahit gising. Nakaganon lang tayo. At dahil yon sa kanila, ito. So, the proximal, ito, proximal interphalangeal joint and distal interphalangeal joints are considerably flexed. Naka-flex sila, normally. Nakaganon lang tayo. Ay ang rason dito ay dahil sa tonic activity ng ating superficialis at saka profundus muscles. Kaya tayo normally nakaganon lamang. Ito yung aking isang illustration dyan. So, yung nasa taas, makikita nyo kung si extensor digitorum tendon lamang ang meron tayo. Kayang-kaya ni ED na may extend all the time yung ating PIP at saka DIP. Pero dahil meron tayong flexor muscles, yung green at saka yellow, flexor digitorum profundus at flexor digitorum superficialis, yan. Dahil meron tayo ng mga flexor muscles, FDS at saka FDP, yung ating proximal at saka distal interphalangeal joints are considerably flexed due to the tonic activity of these flexor muscles. Ayan, maliwanag na, no? Kaya tayo, normally, nakaganon lamang. Pag normally, nakarest yung ating mga kamay, nakaganon lamang tayo.
Hindi tayo nakaganon. Iyon ay effect ng ating flexor digitorum profundus at flexor digitorum superficialis muscles. Yan, nakaganon yung ating mga daliri. Okay, ipagpapatuloy pa natin ito next video ulit. Kung meron kayong mga katanungan, pwedeng pakisulat lamang at yun ay makakarating sa atin. To summarize, yan yung ating flexor extensor digitorum. At ito naman yung ating flexor digitorum superficialis at profundus. Ito magkakos ng extension, pero sila naman ay flexion. Ayan, maraming salamat.